Iho! Kumain kami, di ba, sa ano? Kumain kami sa sushi yam. At, ano, it's very stressful day today. Kaya, sabi ni Papa Val, kain tayo dun sa sushi yam. Sa mga sushi. Alam niyang, ano, stress ako. Kaya, kumain kami doon. And tomorrow, meron kaming agenda. Babalik kami ulit sa New World para sa test, food tasting ulit. Itetest namin yung chicken. And dalawang menu na lang yung chicken and salmon. So, para ma-finalize na. And then, kasama ko ulit yung sister ko. Mag-ending moments na naman kami. Yun. Ngayon, wala yung mga bata sa taas. Walang tao. Kami lang ni Papa Val. Papa Val na sa CR. Yun, and hindi ko alam kung maalis ako today kasi bibig ko lang kung bumili ng sabon. Wala na kami sabon na ano, na pangkatawan. Safeguard. Kailangan safeguard ang sabon namin kasi para, di ba, 99.99% germ-free. So, yun ang bibiling ko. And, so, right now, kakain tayo ng santol. Ito, na-harvest to sa farm namin. Marami siya. Kaya ito lang muna dalawa kasi medyo malambot na siya. Kain tayo. Guys, nag-shower na ako. Hindi ka na kami aalis. Pinabili ko na lang ng gamot yung yaya namin. And, 2 weeks kaming walang yaya. Oh my gosh. Struggle is real. Again, tuwing June or July kami walang yaya lagi. June or July. Nakaraan is June eh. Ano yun? 1 week lang yata. 1 week lang yun. Ha? Di sakit ka nun. Tapos, gumigising ako ng maaga para sa kanila. Si, ano, kumakain. Para kumakain sila ng maaga. Ayun. Nagbabalot yung mukha ako. Nag-iiba na naman yung anyo ako. Masya. Anyway, may binigay, may ginawang sulat si Bon sa amin. Babasahin ko. Dear Mama and Papa. Whoa! I love you, Mama and Papa. Mama, sorry sa ginawa ko kay Papa. Kasi nagsasagot ako kay Papa. Mama, Papa, I love you. Ayan, oh. Kasi, explain ko sa inyo kung bakit. Ang ibig niya sabihin dito na, ano to? Sorry, ginawa ko kay Papa. Nagsasagot ako kay Papa. Ibig sabihin nun, parang, kapag kinokorek namin siya, gagawin niya, iiyak siya. Tapos, yung magsasalita siya na, hindi naman ako niya, parang sagot na rin yun. So, sabi ko, wag ganun. Kasi, para rin naman sa kanila kung bakit namin kinokorek sila. So, hindi pwede yung tama, yung mali gagawing tama. So, kahit anong age, kahit matanda ka or bata ka, dapat, di ba, ganun, ang mali, huwag gawing tama. So, dapat, ngayon pa lang, bata pa lang sila, tinitrain namin na huwag ganun, yung mga mali, eh, hindi pwedeng itama. So, kinokorek namin yan. Kasi, kapag hindi mo maikorek yan, magre-reflect sa atin as magulang, yung ginagawa ng anak natin. So, kung para maiwasan yan at ma-correct ka agad hanggang sa paglaki, di ba, maaalala nila yung mga good manners. Kaya nga, di ba, sa school, meron tayong GMRC. Ibig sabihin nun, good manners and right conduct. Oh! Lagi akong pasado dyan. Good manners and right conduct. Well, totoo yun, guys. Dapat laging... Magkita to kay John Boy.
dapat laging ano, may respeto sa magulang, sa nakakatanda, at sa mga matatanda sa atin. Kailangan ganun. Para, diba, wala naman masama kung ano, kung magbigay respeto tayo. Babalik din sa atin yan kung kunwari, naging masama kayo sa mga matatanda. Diba? Babalik din sa inyo kapag tumanda kayo. Ganun-ganun din kayo. So, dapat lang ngayon pa lang, diba, magkaroon kayo ng respeto at takot sa Diyos. Para biyayaan tayo na bonggang-bonggang. Biyayaan tayong bonggang-bongga. Yun, mga lucky, ano. Lobat na naman ang char ang ano battery ko. Anyway, magcha-charge muna ako and then babalikan ko kayo. At mamaya pala, gumawa pala yung kaibigan ko ng carrot cake. Sobrang sarap niya. As in. And mamaya kakain ako ng tinakeout ko na sushi. Hindi ko nakain doon sa sushi yam. So, ngayon ko kakainin.